So we are back mga kabikers at ngayon roronda ngayon tayo papuntang opisina namin from house to office. So pakita ko lang kung ano yung mga lugar na dinadaanan natin. At mga kabikers, meron nga pala ako dito dadaanan na may loop, no, dalawang loop yun stage. Tsaka may medyo konting matarik na lugar. So pakita ko lang. So magandang exercise to para sa ating healthy life. So mga kabolyo, samahan nyo ako na umarangkada dito at sana maging safe ang ating pag-arangkada. So ito na nga po, no? Umarangkada na si kabikers nyo. No? So papunta na ngayon tayo dito sa opisina natin at maganda ang panahon, makulimlim. Hindi naman siya uulan pero right now tinatangak natin ngayon na papunta tayo ng Gabis. So magandang morning exercise nga to, sinabi ko nga sa inyo, dahil pag bento ka aga, kukunti lang ang sasakyan, o dumiduman. Pero very minimal lang yung mga daraan na yan. So, makapag-drive tayo ng maayos. Konting iwas lang sa mga daan na malubak. Pero ang ganda rin ito kasi nga may purpose din tong pagiging malubak tong kalsada namin. Eh, no? Dahil para kang nakatrail. Eh. Okay kabikers, balik tayo sa pagdadrive natin. No? Medyo may nag-interrap lang dito sa ating cellphone. So super so good ang biyahe natin. Maganda ang panahon. Walang aberya. So tara, arangkada lang tayo ng mabilisan dito. Go! So, kabikers, right now, nandito na po tayo sa kahabaan ng Boni ba to? Oh, dito sa may Gabis. Marami tayo nakakasabay na nagbabike din dito. Kaya sakto-sakto itong weather na to na para bumiyahe. So mga kabikers, ang daan natin dito ulit sa munisipyo ng Mandaluyong. Pero before na dumaan tayo doon, may mga portion tayo na dadaan na up and down yung kalsada. So maganda na rin training nga to dun sa mga gusto na bumiyahe. Dun sa mga area na matatarik na lugar. So ito yung parang magiging practice area ko para kung sakali na ma-invite tayo o umarangkada tayo may practice na rin tayo, no? So hindi tayo kakapose sa pagbiyahe. Ito dito, no? May mga bikers tayo na tumadaan. Talagang naging ano na natin, no? Naging parang daily habit na yung pagbabike. So hindi lang ito parang hindi na siya parang exercise na ginagawa natin. Katulad dati pag nagbabike lang tayo, more on exercise. Pero this time naging habit na natin na magbike dahil hindi nga lang ito naging malaking tulong sa atin. Una-una sa pagpasok natin sa opisina dahil ito na yung nagiging transportation natin at naparami na ngayon na talagang tinatangkilik nila yung pagbabike. Ultimo, yung mga lumang parts o yung mga lumang bisikleta nire-restore nila at syempre, gagamitin na nila to. So yung iba naman, yung mga budget na pera bibili sila ng bago. Although iba second hand, diba? Kaya lang kung talagang bibili kayo na rin siguro ng bisikleta at maganda-ganda yung ipon mo, bili ka na lang maayos. Kasi in the long run, gagamitin mo yan. At iba talaga yung mas matibay. Marami na rin ako nakakita mga old style na bisikleta. Matitibay yun. Kaya until now, nire-restore lang nila. Nagagamit pa rin nila. Pero yung iba, totally wreck na talaga. Pag
nasira kasama yung pinaka-pring, yung batalya. Sira na rin kagad. So, obviously, ang gagawin, palit talaga. Gastos na naman. So, tip lang natin, no? Kung i-budget ka, doon ka na sa brand na medyo maayos. Kung wala naman, restore lang tayo ng mga bike. No? So, hindi na natin kailangan bumili ng ibang parts. Kung ano lang yung kailangan bilhin siguro, yung mga importante, yung mga gulong, brakes, yan. Bili tayo ng bago, pero yung iba, hindi na siguro. So, tara, ito, no? Medyo pataas tong kalsada na to. Ayan na, patak tayo. Ah! Okay. So, yung mga nagbumuto, walang problema eh. Gamit lang ng silinyador yan, nakataas-taas na. Tapos, sa magandang portion nito, after tumaas, bababa syempre. So, itong area na to, pababa na to. So, ingatan tayo. Free wheel lang tayo dito. Hop, konting preno. Ayan! Okay. Hop, medyo... Ito siya na mga kabolers. Medyo magalaw to ang ating camera dahil nga naka one hand na lang tayo ulit dito. Pero okay lang. So, yun. Natapos na natin yung isang part na may loop dito at nag-downhill din tayo. So ngayon, straight ulit tayo. Papunta ngayon tayo dito sa may City Hall. So, dito sa City Hall, marami nagbabike dito. Dito talaga si Raro Moronda, umiikot dito. Dito nila pinapakita kung gaano sila malakas na kumarangkada. Mga bikers, bali paikot tayo ngayon dito sa City Hall ng Mandaluyos. So, medyo malaki tong oval na to eh. Kaya, sakto sa pagdadrive natin. Paikot lang tayo. Although, hindi tayo iikot dahil nga didiretso tayo sa opisina namin. Meron lang tayong pipikapin na item doon. Pakita ko rin sa inyo doon, yung dadaanan natin na dalawang loop sa may buo nito eh. Medyo mataas. Pero ilang beses ko na tinry. Kaya naman. Kaya lang medyo talagang kailangan bumata ka ng padyak dito. Dahil nga matarik. Dalawang stage to eh. Magkaroktong. Hindi naman to isang loop lang na aakit ka. Ito parang may stage 1. Mayroong stage 2. So mga bikers, papunta ngayon tayo sa may Bonnie Avenue. So... Dito yung isang trail na pataas na. Diretso lang yung kalsada pero dahan-dahan, tumataas. So, kailangan pumadyak tayo ng malupitan dito. Kung hindi, medyo kakapusin din tayo. So, ito mga kabolis, papakita ko sa inyo yung kalsada para karo kayo na idea kung papadaan kayo dito ay kailangan yung pumadyak din ng malakasan. So, ito yung kalsadang binabanggit ko sa inyo. So, ito, kung mapapansin nyo, no? Medyo naka-incline yung position na itong kalsada na to. So, ito ngayon, nag-shift tayo ng gear para sumakto dun sa taas ng kalsada na to. Medyo mahaba din itong kalsada na to eh. Kaya, mamimitig talaga yung binti mo kung hindi ka sanay na pumadyak ng ganitong klaseng kalsada. Kung patag ka lang, mahirapan na dito. Ito, medyo... na feel ko na dito sa legs and akin sa legs tsaka sa aking back eh nangangabit kagad kasi yung taas eh oh. Medyo sarap pero mabigat sa binte no. So itong shop na to bili yan ng bicycle yan eh, mga bicycle parts. Doon din tayo bumibili minsan. Pati ito, sa pandadaanan natin, magkatabi. Yan, bicycle shop din yan. Yun, lapit na tayo. Magpapantay na yung lugar. Woo! Okay. Touchdown tayo. Oh. Success tayo din sa isang portion na dinaanan natin.
Okay, mga kabikers, nandito na po tayo sa may Barangka Drive. At ito na yung sinasabi ko sa inyo na dalawang loop na dadaanan natin. So, from here, bibuelo tayo para malakasan natin yung dalawang loop na to. And very successful naman tayo dito siguro sa gagawin natin dahil nga ilang beses ko na try to na dumaan dito sa kalsada na to. So, ngayon papakita ko lang kung gaano kataas itong kalsada na dadaanan natin. At ito na nga, kung napapansin nyo, no, kung nakikita nyo, pataas na itong kalsada na to. So, ito yung stage 1 ng loop na tatahakin natin. So, change gear ulit tayo. At ito na. Mataas na to. Matarik. Hindi kayang abutin. Siguro pinakatuktok na ito, langit na eh. Okay, successful ang stage 1. So ngayon, mas mataas to. Mataas talaga na itong area na to. At medyo kailangan pumaspas tayo ng pagka-drive eh. Kasi kung medyo mabagal ang paspano mo dito, mabibiting ka eh. So, okay. Successful. Ito pa. Actually, tatlong stage pala ito, no? Tatlong loop pala ito. Kala ko dalawa lang. So, ito na yung last stage, yung pangatlo. Mas matirik. Woo! Ayun, nakita mo yung nauna sa akin, bumibelo talaga. Oh, shit. Pipil ko na sa legs ko, yung tightness ng muscle. Woo! Okay. Almost there. Kaya natin to. Woo! Mga siklista. Okay, mga kabowlers, successful tayo. Then, lalabas tayo ng 9 de Pebrero dito, yung pinaka-landmark natin dito. So, paglabas natin dito sa kalsada na to na bago, ang tutumbukin natin dito ay yung complex ng barangay at yung Department of Health, National Center for Mental Health. So, yun yun. Tapos ito, 9 de Pebrero. So medyo elevated din tong kalsada na to. Pero chill lang tayo dito, kaya-kaya naman natin dito. Kumbaga, yung tatlong loop nga na dinaanan natin eh, nakaya natin. So ito pa. Chill-chill lang tayo dito. Okay. So malapit na tayo, magta-turn right tayo. Amarillo Street to. Ang kalsada naman na to eh pababa, no? So, pababa naman siya pagliko natin dito. Kaya marami nakaparado ng tricycle. Ha! So ito, pababa lang to. Ganda ng sikat ang araw. Ang aga. Ayan. O portion na to, pababa. Kaya medyo light lang ang drive natin. Aralay sa preno, syempre. Para iwas disgrasya. Okay, then the turn left tayo. Pag nag-turn left tayo, Dr. Fernandez ako. Ayan, turn left. Okay, malapit na tayo dito sa office na pinagtatrabahoan ko. So, almost there. Hats down, mga kabikers! So, hindi lang tayo sa tapos ng tapos tapat ng opisina namin. So, ito yung gate. So, Dr. Fernandez tong street na to. So, okay na tayo, mga kabikers. So, sa mga kabikers ko dyan na nanonood na aking vlog, welcome po sa aking channel. At kung hindi ka pa subscriber, isa sa mga subscriber ko, subscribe na po kayo at pindutin nyo na lang po yung notification bell para ma-update kayo sa mga nangyayari sa akin. Kabalers, hanggang sa muli!